Life is gonna be great. Nag-order na ako. Can't you see I just Hi guys! So we're out and about. Galing ako sa bank, by the way. Meron lang kaming titingnan na furniture. So kailangan na natin i-fill yung bahay natin. For the longest time, diba? Napaka-bare. Then after, gusto ni Mama maghalo-halo. Kasi sobrang init. Tapos meron siyang gustong halo-halo dun sa may Quezon Abba. Nanay ko naman, napaka-arte. Tingnan natin kasi I have to go back. May gagawin ako kaya gusto ko agad umuwi. Nawisan ako dun ang init sa bank. Grabe. So I'll be back guys kapag nandada tayo sa furniture store. And also yung kanina guys, eto. Is this a shoe rack? Oh, di ba? Merong ventilation ng shoes, di ba? Hindi siya nakakulong. Ng mga artificial na marble. Pero maganda ang paa. Steel. Kanyang buffet table. Gathering raindrops is fun. Picking them down one by one. Winter is here, and our cloud tree appears full of droplets of rain for everyone. My bucket is blue, yours is red. Oh, may ka ba yan? Saan ka? Ma? Saan ka? Ayun! Ayun na nga. Nag-order na ako! Yay! Dalawa ang binili ko. Isang entertainment at saka isang buffet table. So, laan ano ang napili ni Mami Haidee. At kung hindi naman siya magtama-tama, alam na this. Mag-dessert ka muna. Kumain kami ni Mama. And we have Lord's Stew for dessert. Nagbe-bake ako nito, guys. Dali lang. Up. Pag nagbe-bake ako nito, guys, gusto ko medyo matamis. Kasi ang take ko sa kanya, dessert. Kasi yung mga nabibili na ganito, parang very, very light lang yung sweetness o halos walang sweetness in my taste bud. Kaya gusto kong ako yung nagbe-bake. So, we're going home. At least, di ba, may liwanag pa, uwi na kami. See you later, guys. Bye! Installer nung
binili natin entertainment something. Nag-message sila, on the way na daw sila. So, in a few minutes. Medyo komplikado kasi yun, guys. Nakita nyo, di ba, parang malaki siya, tapos ang dami niyang mga parts na may malaki, may maliit. So, wala akong talent for that. Si Hazel pa meron. Medyo nininervous ako kasi hindi ko alam kung maging okay, kung bagay, kung sasuwak siya overall. So, hindi na palang maging, ano no, interior designer. Hindi lang naman ikaw bibili basta-basta. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kailangan ko na magpa-botox. Hindi kasi ako consistent, guys. My first botox was March 15, 2022. So, okay naman siya, except that medyo unconsciously, nakaganon yung kilay ko. Dapat kasi parang maintenance mo na siya every 4 to 6 months dahil parang mapapansin mo, hindi na siya ganun ka-stiff. Makikita mo parang naglulusin na, tapos lumalabas na uli yung lines, no? That's the time na kailangan mo na siyang i-redo. So, in my case, on the 4th month ko, medyo nag-fade na. Nakakakita na ako ng mga lines, bumabalik na. And then, totally, nung 6 months, bumalik na siya ulit. September or October, bumalik ako to have another shot. Suddenly, nandoon na ako, biglang nagbago yung mind ko. So, instead na ma-inject din ako sa noo, dito lang ako sa may mata nagpa-inject. Kasi medyo pwede pa. And from then on, hindi pa ako bumabalik. And I feel like I need to balik na. So, I am now contemplating to do another botox. For both na kasi ito kailangan. Well, anyway, let's see in the coming weeks. Papa-appointment ako sa BLS. Story time, guys. Before tayo bumaba. Pagkagising ko kanina, diretso ako sa kitchen, uminom ako ng water. Pagkatapos, nakita ko na dun sa living area natin yung entertainment, naka-set up na dun. Tapos, nandoon na din yung buffet table. Alam niyo, pagka-individual, magaganda sila. Pero pagka na-mix mo na together, parang may something off sa baba. Hindi ko alam kung there is something wrong in the mix of furnitures or in the colors or in the arrangements. Hindi ko ma-pinpoint kung anong problem pero hindi siya nag-harmonize. So, tingnan natin ah. Tulungan nyo nga ako, guys. So, sa mga interior designer, please comment below anong gagawin ko. Meron ba tayong dapat tanggalin? Meron ba tayong dapat baguhin, palitan, i-organize, i-arrange? Tulungan nyo ako, guys. Sige na, please. Comment below. So, ngayon, tingnan natin. Ay, dako, natatawa na lang ako. Pero nalulungkot din ako kasi di ba parang hindi pa siya natatapos. The search is not yet over. So, eto, diniliver na siya kahapon kasabay ng entertainment. Pero, gawa na siya. Hindi na siya dito inassemble. Duko finish siya. Solid wood. Sobrang bigat, guys. Tatlo yung nagbuhat nito. Meron pang styling sa loob. Tapos, maganda yung paadi niya. Black. Pero, this is wood. Meron siyang drawer dito. Another drawer. Sana lang ito ay drawer din, ano? Sana sarado siya para mas maganda. So, the color, para siyang ano eh, taupe. Tama ba? Ganun. Siyempre, kaya ako siya binili dahil nagagandahan ako sa kanya. Pero, nung nandito na siya, parang hindi na siya okay. Or hindi siya nag-jajive dito sa table natin. Yung space naman dito, plano kong lagyan ng halaman. Dito naman tayo sa ating entertainment. Maganda din siya on its own. Made in Brazil siya.
maganda yung quality sa true lang, kaya ako nga siya nagustuhan. Maayos, maganda yung color, tapos magaling yung mga nag-install, so wala siyang ka-damage-damage. Sobra-sobra din yung bigat, guys. Marami na tayong cabinet dito sa true lang. Tapos may palalagyanan pa dito. Yung display something, pictures, whatever. Outlet ng TV. Kung meron kayo dito, stereo, whatever. DVD. Ayan, check. So, yung place na yan is a space for lampshade. Here you go. Sa kabila, ayan, with some of the kalat. Eto, guys. Pinag-iisipan kong papinturahan ng white. Although tiles to, pero hindi siya madulas. Medyo rough siya. So, kakapit naman yung paint. Pero mawawala na yung mga design na ganyan. Should I paint it white? Tapos later, siguro last na lang, paggawa ako ng curtain na maganda. Huli na lang yun kasi not that urgent. Hindi pa siya totally tapos. Yung ating buffet table, lalagyan ko pa ng something yan. Tapos ito syempre, lalagyan ko rin ito ng TV. Tapos may konting eme-eme doon. Tapos magka-carpet tayo. Even then, hindi pa siya tapos. Parang may something. At yung sofa, this is from our home. Maganda siya, no? Tama ba? Ako lang nagsasabi. Magandang kulay eh. Ito yata may problem eh. Kasi gray siya. Or, yung ating dining table, masyadong dark. Hindi nag-coordinate doon sa entertainment. Parang galit yung buffet at saka yung dining. Galit sila din kay entertainment. Gawin ko, aayusin ko muna, bubuhin ko muna, lalagyan ko na siya ng mga something para makita natin baka pagka kumpleto na siya, mas ma-feel ko. So, meantime, ang kailangan kong bilhin ay center table. Wala akong pang table doon. Tapos iniisip ko, kung ikikip ko to, do I need to have a table in between these two chairs? I think, yun na yun. Napaganda yung nanay ko. Medyo hindi siya nagpa-brush up. Mahaba. Bukas makalawa, mahaba na naman yung hair mo. Sabi mo, papagupit ka na naman. Ayan, we have new look. Medyo mahaba pa nga eh. Gusto ko sana mas maikli pa ng mga 1 inch din yan. Ayaw ni Eric, sabi niya, hanggang dyan lang. Mama ko ayaw din daw. And then, done also on our nails. Wala silang kulay white or off-white, kaya back to my gel polish after mga few months of resting. Duminipis kasi yung nails ko pagka gel polish dahil sa pag i-scratch nila pag tatanggalin. Nice kasi matagaling life. But the downside is yung mahirap tanggalin. For me, duminipis yung aking nails. Still outside, ginabi na kami. Waiting for our food. Tamad na kami ni mamang magluto. Kakain na kami. Bali, nagawa naman natin yung ating mga dapat gawin. Hello! So, maikli na ang buho ko. Gagawa ako ng dessert. Well, nagpunta ako kina Hazel. Tapos nakita ko, ang atin nyo gumagawa ng mango sago. Kaya, sabi ko gagawa ako ng mango sago. For meantime, I want to share something. Sobrang tagal ko nang hindi nakapag-Uniqlo. In the past, halos every week nasa Uniqlo ako, guys. Buying something on sale. Kasi malapit natin sa office ko yung Uniqlo na sa BGC. So, every week merong sinisale. Alam na alam ko dati yung mga isisale. Minsan, pagkabagong release, hindi ko muna bibili. Aabang ako mag-sale since malapit lang. Pero ngayon, hindi ko nakabisado. Dress! Ilang beses ko na to nakita. Tapos, hindi ko binibili. Di ba yung mga ganito yung mga tablecloth? So, parang sabi ko, parang tablecloth. Pero maganda pala siya. So, sinukat ko na sa taas. Pero hindi ko sinukat sa Uniqlo dahil sobrang haba ng pila. May sale pala sila the past 2 days. Pagbibili ka ng worth 3,000, merong free na lunchbox. Tapos eto, it's eyelet. Napakahilig ni Mami Heidi sa eyelet. Alam niyo bang mas mahal ito? Feeling ko mas maganda ito pag sinukat. And the free! Sa true lang, isa lang dapat bibiliin ko. Itong green lang. Eh, this is just 1,990. Eh, dapat 3,000 ang purchase. So, napabili ako nito. And then, ito pala ay 2,490. Wow! Ang dami kong instances na napapamahal ako because may sale. Sa true lang. Pero ang tanong kasi, sino gagamit? Pwede yung lakihan. Like this. Tapos, pwede mo pang lagyan ng something. Like that.
Gawin ko kaya itong bag. Yun lang. Ay, nga, gagawin na ako ng dessert. Actually, katatapos na namin mag-lunch. Perfect time for the dessert. Let's do this. So, I have here sago. Yung mga maliliit. Advantage while the mango is cheap. Minsan kasi grabe guys, umaabot siya ng over 200 pesos di ba per kilo. I have here malamig na na milk and Nestle cream. So ito na siya, ito pour ko na. Pero meantime, magdalagdag muna tayo ng mangga. Kasi nahiwa ko na siya. So might as well, sama na siya lahat. Then, iwanan pa natin. Pagka may sira, di ba, tapos na-mix nyo na with all others, sayang, may lasa na yun. Kung madalas kayo nag-Starbucks, no? Pero sila doon mango sago, no? Pero the mango is puree, tapos may sago. Ganyan rin naman, parang i-shake niyo yung mango, tapos lalagyan niyo ng sago, so yun na yun. Ito kasi medyo dessert style, tapos papalamigin. Pwede nang kainin. Just like any other cooking video ni Mami Haidee, you have to taste. Gusto ko sanang medyo watery, no? Yung parang medyo loose. Okay lang. Bravo! Minutes lang, bravo na yun. So, eto na yun, guys. Oh, Hazel! Ginaya ko yung mango sago mo. Nainggit ako eh. Alam niyo ba yung mango sago ngayon, di ba? Sa mga catering services, ginagawa na nila itong dessert. Parang buko pandan. Ang sarap. Yung mango mostly sweet, tapos meron ding isa na maasim. Pero next time, pag gumawa ako, mag-puree ako. Ilalagay ko siya dito para medyo loose lang. Nice to try. That is it for my dessert cooking din. Basta. Guys, sobrang init ha. Yung maingay is my nanay nag-uhugas. Tapos may electric fan tayo. Tubuo ko ang ating lampshade from IKEA. There you go. Anong next natin? Here. Sa kwarto na hindi ko na ginagamit. Sobrang bagong bili lang na hindi na nagamit. Ito na lang siya kesa bibili pa ako ng bago. Sayang naman eh. That is 50 inches pa. Yay! Ang ganda naman niya. Para nakaka-relax, di ba? O, patayin natin yung ilaw. Wow! So, unti-unti, ayusin natin ang mga accessories. And let's see how it goes pagkapuno na. So, I have to say bye. That is it for today's vlog. I hope to see you on the next video. Bye-bye. Biba! Can't you see I just